Hello sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Muli tayong magluluto ng another version of Pansit Bato. So, narito po ang ating mga sangkap. Gagamit tayo ng bawang, sibuyas, carrot, hipon, karning baboy, atay ng baboy. Yan, yung mga unang mga sangkap natin. Sunod ay meron tayo ditong chicken cubes. Magic sarap. Gagamit din tayo ng oyster sauce, pamintang durog, asin, at ang ating bida, ang pansit bato. Pansit bato. At itong ating flat noodles na pansit bato ang gagamitin natin ngayon. Meron din kasi nitong maliliit, yung pino lang. Yan. Ngayon, gagamit din tayo ng canola oil para sa ating panggisa. Yung patis, hindi ko na inilagay dito. Mamaya, sa ating pagluluto ay makikita nyo. Gagamit din tayo ng kaunting asukal na brown. At itong pechay bagyo, beef stock, at yan, pwede na tayong mag-umpisang mag-gisa. Pinainit ko muna ng gusto ang ating kawali bago ko ito nilagay na mantika para pag naglagay ka ng bawang, sandali na lang itong maluto. Yan. Halo lang para hindi tayo masunugan. Sunod, lagay natin ang sibuyas. Yan. Halo lang hanggang sa lumabas ang aroma nito. Sunod natin itong karne. Gisa natin, halu-haluin lang. Pag ito naging light brown na, ayan, pwede na natin isunod yung iba pang sangkap. This time, sunod natin na ilalagay ay ating carrots. Kasi ang carrots, yan yung pinakamatagal lutuin pagdating sa mga halo na gulay. Kaya inilagay ko na muna dito. Eh, ang atay naman, sandali lang yan lutuin. At kapag ka nilagay mo kaagad, pag naluto ay tumitigas ito. Liban na lang kung ang gamit natin ay atay ng manok. Ngayon, pwede nating sunod na ilagay ang atay ng baboy. Atin din itong igigisa, kagaya ng mga nauna nating sangkap. So, hahaluin lang ng hahaluin hanggang sa ito ay magbago ng kanyang kulay. Yan, dating brown, iba na ngayon. Sunod natin ang hipon. Yan, haluin din lang. Haluin ang haluin. Yan, ganyan. At itong ating oyster sauce. 1 tablespoon lang ang nilagay ko. Yan. Tama-tama lang yan. Okay. Halo lang ng halo. So next, lagay tayo ng patis. 2 tablespoon. Yan. Nakita niyo yung binanggit ko kanina. Mas prefer ko itong gamitin kumpara sa asin. Mas mataas kasi ang sodium kapag asin ang ating ginagamit, lalo na yung rock salt. Yan. Lagay tayo konting brown sugar. Konti lang. Yan. Yung po ay toyo. 1 tablespoon lang nilagay ko. Tapos ngayon, ito ng pechay bagyo. Gisa natin to. Gisa lang, konting gisa lang. Haluin lang ng haluin para maging pantay ang pagkakaluto. Yan, ang ating beef stock. Ano po yan? 10 cups. Ang pansit ba to kasi may katagalan lutuin yan. Mga ilang minutes na pakukuluan mo. So, sakto lang yan na paminta na inilagay ko ngayon, tapos konting asin, at yung cubes, akin na rin inihalo. Konting seasoning, yan. Halo lang, halo,
At habang ito ay kumukulo, pwede na nating ilagay ang pansit bato. Yan. Medyo matigas talaga yan, lutuin. At sakto lang sa 500 grams na pansit bato, sakto lang yan na 10 cups. At nakalagay naman yan sa instruction ng pagluto nito. Yan, pakukuluan lang natin yan. Hayaan lang natin muna na kumulo ng kumulo, tas takpan. At mamaya, balikan natin yan. Yan, tagal magtakip, no? Ayan, ilang minutes pa lang yan. Mga 10 minutes na kumukulo. Yan, haluin lang ng haluin. Ang pinaka-purpose niyan kung bakit ko hinahalo ng hinahalo ay para lumapot siya. Hindi ko na kailangang maglagay ng pampalapot yan or slurry. Okay? Kasi yan na mismo na pansit bato, magpuproduce yan ng ano, sarili niyang pampalapot. Manggagaling din sa kanyang ano, sa kanyang pasta mismo. Pansin niyo, halos malapit ng matuyo yung kanyang sabaw. Ibig sabihin, na-absorb na siya ng ating pansit bato. Pansit bato? Oo. Yung pansit bato kasi, kaya pansit bato ang pinangalan dyan. Gawa yan sa bato, Camarines Sur. Ayan. Naka-indicate naman yan doon sa pakete o sa balot ng pansit bato na flat. Ayan. Okay na. So, hinango ko na. Yan ang resulta. Isang masarap na pansit bato version 2. Oh, gusto mo ba to? Try mo rin magluto nito. Mamaya, lalagay ko ang mga sangkap o yung buong ingredients sa ating description below. Thank you!